Tatay? Meliton, Cababaw. Ate Meliton. Saan, nasaan po ang anak niyo ngayon? Nasa Zamboanga. Zamboanga. May naipon kayo, pinapadala niyo? Minsan, pag may naipon ako, papadala ko sa kanya, pero ano, nanghihiram pa rin ako dahil kulang yung pinagbibigla ko. Ipinagbubuntis pa lamang pala ang nag-iisa niyang anak na si Julimar o RR nang maghiwalay sila ng landas ng kanyang asawa. Yung pamilya ko nasa Zamboanga. Yung asawa ko umuwi. Umuwi dahil nandoon yung magulang niya. Nang umuwi siya, 4 na buwan buntis. 16 na taon na ang nakararaan nang huling makauwi ng Zamboanga si Tatay Meliton. 5 taong gulang pa lamang noon si RR. Iyon na rin ang huling pagkakataong nakasama at nakita niya ang anak. May 1,700 kilometro man ang layo niya sa kanyang anak, patuloy namang itinataguyod ni Tatay Meliton ang pag-aaral ni RR. Hindi ako katulad ng iba na pag walang trabaho, umaga pa. Minom na dahil wala. Hindi ko minom. Hindi na. Balita ako, hindi ka na nagpapagubit ng buhok mo, haba-haba niyo. Para lang may maipadala ka sa anak mo, ganun ba? Oo, yun yung pangako ko. Pangako ko na hanggat hindi nakatapos sa pag-aaral ng bata. Hindi ka magpapagubit? Kaya haba na. Ilang taon pa? Ano ba? Matatapos na siya. 4 years college na siya ngayon eh. Talaga nagsakripisyo ka para lang makapagpatapos siya ng anak, ano? Ano mang layo, kaya ng araw paglapitin ngayon ng teknolohiya. Kaya sa pamamagitan nito, sinubukan naming ibsan ang pangungulila ni Tatay Meliton. Nasa grade 1 pa lang yan. 5 taon. Magmula noon hanggang ngayon, hindi kami nakita. Katapos ng high school, katapos naman ng college, hindi pa rin kami nakita. Ang tangi niyang hiling ngayong Pasko, muling makita at makausap ang anak kahit sandali na magtatapos na ng kursong Information Technology. Hindi ko maintindihan. Dahil mahina na ang pandinig ni Tatay Meliton, sa cellphone sila nag-usap ni RR habang naka-webcam. Mabuti. Ikaw? Ha? Kamusta naman? Mabuti naman. Narinig mo ko? Ano naman nagpagutok? Ay, ano eh, busy ako. Nagpagutok ka? Papagupit din ako pagkakuan. Tapos ng eskwela mo, papagupit ako. Kailan ang pasok nyo? Ha? Kailan ang pasok ni mo? Kaya na, nagtugod na. Oo, nagtugod. Matapos, parang March. Ngayong Marso naman. Sa Marso pa. Nagpadala kami dyan kanina. Bukas, matatanggap mo yan. O... Bukas, puntahan mo. O sige. Thank you, Tom. Sige. Lamat. Lamat. Okay. Nagbago kasi nung maliit pa siya, 5 taon pa lang. Eh ngayon, 4-year college na. Kaya nagbago ang kanyang itsura. Ayan, saya ako. Hindi ako na lungkot na iiyak. Alam, madalas kasi pagka nakausap mo si RR, kinukumusta ka doon, napatulo ka agad ang luha ko. Yes, matagal nang hindi kami nag-uusap. Eh. Pero ngayon? Ngayon, maligaya na. Nag-uusap na kami.